sabi nga sa mga bata, magkulda-kulda na lang kami sa baba, sa kasada. Ang hirap ang buhay, kuya, alam lang ninyo. Ay, salamat po. Panginoon, salamat po. Dalawa. Salamat po, Panginoon. Tatlo. Apat. Salamat sa Panginoon. Mga kaibig, at nandito nga ulit po tayo kina Nanay Anisha. At puntahan po natin sila dito para po may kuwan po tayo sa kanya. May si Ma'am Lori Loria Vlogs po, mga kaibig, ay nag-alok po na pwedeng, kung pwede sa kanila tumira. Kaya ayan, mga kaibig, puntahan natin. Ayan, medyo matarik-tarik lang itong daan natin dito, mga kaibig. Medyo hinihingal na agad ako, ah. Papunta po ito sa bundok na kuhan, natirahan po nung mag-ina. Akyat ng bundok. Hello. Dumating na daw kayo dito. Buti naka-uwi kami agad eh. Sige, sabi. Po. Sige, sabi na dumating kami. Yung ano, yung lalaki, yung pinakuha ko sa kanya yung manok niyang may sisiyo, baka nakawin dito sa amin. Dami naman dito yung manok ng kamay. At hindi, may naganap po sa iyo. Sabi, sino yung vlogger daw po, ulan, bumalik pa ta, siguro sila ni Kuya. Oo, nagkasali sila lang tayo. Pagpunta hanggang saan na kayo nakarating? Sa Kawayan Cove. Hala, malayo ah. Nakabalik pa. Oo. Kaya pandalas na kami. Kaya ano, nagkuhan kayo? Nag-iinit ng tubig. Nag-iinit ng tubig? Kumunta kami sa OA, yung isa na kami tuyo. Wala naman mga tuyo, yung mga tao doon. Hirap din ang buhay. Ah, sige na. Dala kayo ng spaghetti na. Ah, binigyan po kami doon sa may kalsada, may nagluluto doon. Oo. Binigay sa amin. Ano po ito? Ano? Yung binigay yan sa atin, yung Bisaya din nagbibigay. Masarap daw yan. Kainin, nakain ka ba nito, kuya? Ano ba yan? Saang daw ito? Dito, ano yung ilaga mo ito, ilaga, bago tatanggalin ito, sarap ito. Sa Bisaya ito, malang kilo, 300 daw. Dito, tinatapon lang daw ito po. Ah, saan? Hmm. Kaya ay binigay sa amin, sabi nila ilaga daw namin bago katanggalin ang laman. Oo, lalagyan daw namin mga gulay. May pang-ulam na po kayo, ha? Dito lang. Dito nga lang po nagsasayang sila nanay. Ang pangalan pala nyo pala, Inday. Opo. Oo. Inday naman yan sa ano, problema nga namin, pakabiglang sisirain na yun ang bahay. Sabi ko ay ano, maghintay-hintay muna. Ay doon nga sa uwa, ula naman din kami, uupa din sa uwa doon. Marami nga doon maupa, ula naman kami. Pambayad bumbuan, saan kami kukuha? Di maglalabada din ako. Mahirap, buti nga kung marami magpapalabada. Minsan wala din palabada, gikit din mga tao, wala din pambayad sa iyo. Sabi ko eh, sabi ko nga sa mga bata eh, paano yung tayo, dito na lang kami doon muna sa puno ng ano yun. Diyan, lipat naman kayo doon. Iwan kung sino mayari. Sabi naman nila, mayari daw taga Pirais. Mayaman daw yun, pero hindi daw dito napunta. Ayun nga, hiningi namin mga kawayan. Ayan, para isasahig sana dito. Ay, dito, ng, isasahig dito. Sabi ng apo ko, wag na daw. Baka daw biglang palis, hindi maghirap-hirap lang kami daw baklas. Maghintay na lang daw, ay doon na lang daw. Lilipat kayo doon sa puno na yan, yung masukal na yan. Hindi po, lilinisan naman po. Ah, lilinisan, yung may puno na yan. Opo. Kung sakaling palisin kayo rito. Gawin, bininta na daw ipo. Bininta na talaga daw ito eh. Bininta na? Ang dami nagsasabi, bininta na daw ito. Eh, hindi pa man daw, sabi nung dalawang lalaki. Hindi na kanina. Oo. Sana ko, sana, huwag naman. Hindi pa naman daw nabibinta kasi nga daw wala mga titulo. Oo nga, wala nga itong titulo. Ang sabi naman nila, kanila daw lupa ito. Ang dami naman nagsasabi, hindi daw kanila lupa. Yun ba? Minsan nga, nag-away-away sila dyan eh. Dumating ang magsusukat, nagkakagulo. Ayun sila. Nanay, kaya Nanay Inday. At si Dali po. Dali. At si Robert. Robert! Ah, nagado-endo yan. Oh, ah, sige po. May nag-offer nga as nanay na tirahan sa inyo. Saan po? Yun nga lang po, medyo malayo. Pero habang tumitira kayo doon, parang bantay na po kayo doon ng bahay na yon. Kasi nasa Amerika ang may-ari. Saan na lugar po yan? Sa Pangasinan. Pero malayo ah.
Pero may sweldo naman po kayo. Sabi, hindi daw makakatawid doon pag malayo. Ah, makakarating. Doon po. Makakarating doon. Ha? Malapit lang. Doon pa kami galing. Binalunan, Dagupan. Wow, layo ah. Oo, nakakarating po ako roon. Paano yung mga dala namin? Daming mga dala. Madali na ikarga niya. Ayun, dadalhin nyo na lang naman doon yung mga importante na. Oo, yung kasi mga damit na lang. Mga damit na lang. Tapos pero doon, may tirahan na kayo. Bantay kayo sa kuwala yun. Pero may sweldo na kayo. Baka, ilang oras kuya yung takbo? Siyempre, pag dito po, halimbawa, bibiyahe muna tayo ng Maynila. Yun, magpapahinga tayo. Ibang biyahe, pag galing dito pa, 3 oras. 3 oras din papunta doon. Ay, malayo pala. Mm-hmm. Hindi na ba po malapit yan sa Sabila po? Sabila? Oo. Malayo pa. Malapit-lapit na yun. Ayun, malapit na yun? Oo. Ayun daw ang pinakamalayang lugar, Sabila, yung... Ah, yung Isabila, pag galing ka ng sa Pangasinan, galing ka doon sa lugar na yon, ay mga 6 oras pa o siyam. Malayo pa. Ay. Oo. Kung ang pinakamalayo daw ng lugar iyon, sabi ng yung babae kanina kwento sa amin, sa Isabila, pati yung Tumigaraw, yung daw pinakamalayo na lugar. Ayun, at siyempre, may number ka, may number naman ako sa'yo. Opo. Kung halimbawa, kung buo na yung loob ninyo sa ganun, at least may maganda kayong tirahan. At hindi na kayo medyo mahirapan sa pagkain. Di at ano sa, kuya, aming trabaho doon kuya? Ay, wala, maglinis-linis ka lang ng paligid, yun lang. Malaki ang bahay po, kung linisan. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung malaki yung bahay. Ang may-ari kasi nasa Amerika. Tapos nanay niya lang nandun. Yun lang. Sa Pangasinan. Oo, ay kung gusto mong mag-alaga-alaga rin ang ko, kung may pwedeng mag-alaga. Ano naman siguro yun, parang bundok din, ano? Baka, parang ganun. Maganda mag-alaga dun mga kambing, mahilig ako mag-alaga sa mga kambing. Mm-hmm. Mag-alaga. Kung payag po kayong ganun, isipan ninyo. Maganda na po yung offer sa inyo. Kasi mayroon na po kayong bahay na talagang matutuluyan. Ay, mayroon talaga kami matuluyan bago may bahay pa rin na ano? Oo. Bahay ng amo. Oo. Yung lilinisan namin. Doon ako magkatabi lang eh. Ayun doon. Oo. Hindi ko alam. Kausapin natin. Sige, kausapin natin. Sige, tawagan ko. Yung sa Amerika. Buti naman, bait naman yun. Oo. O pa rin, siyempre ano ibubuhay ko sa mga anak ko. Wala naman ako masahan sa mga kapatid ko. Puro naman din mga gipit. Puro sila gipit. Ngayon, ang isa naman ng kapatid ko, nasa ospital daw ang lalaki kasi ay operahan ay wala silang pira, puputok daw ang pindi. Ah, pumutok ang pindi? Mm-mm. Yung nakakatakot dito, tumira. Mm-mm. Dami dito kuya yung mga taong labas. May, ano ba tawag nila dito? Ay. May daladala mga baril pag-gabi. Pupunta rito? Mm-mm. Minsan na ano, dito naupo sila, hindi sila nakausap sa amin, nakaupo lang po sila. May hinahanap daw po sila. Sabi ko, kuya, ano, huwag na kayo pumunta dito, gawain. Matatakot ako, minsan mimerdos ako pag dumating na sila, ang dami nila. Kasi may inaabangan daw sila yung nagbibinta dito ng lupa, malaki daw atraso sa kanila. Yung mga nagbibinta? Galit sila. Yung nakakatakot dito, mantakan mo. Ba, kuya, nung lumipat kami, labo ito dito, masukal ito. Ako lang dito nakakalinis, ito mga bagong sibul naman niya lahat yan. Yan. Mga bagong sibul na lang yan, mga damo na yan. Oo. Naku, pagkasukal dito, may bagong may malaki pa dito, pagkalaking ahas. Nakita namin, hindi namin na ano gawa, pagkabilis tumakbo. Marami na nakakita, doon daw nakita, tumawid sa kasada, ang laki daw. Malaki pa daw dito ang katawan eh. Ang haba. Wala namang pinag-iwanan, saan mo iiwan yan? Baka mamaya mabuntis naman ulit, problema ko naman. Kaya kung saan kami, pasunod-sunod yan sa amin. Pasunod din? Ari nga, iyak ng iyak, gusto mong hinanap ng anak niya. Kahit na lang daw makita niya sa picture. Hindi niyo na makukuha sa akin, sa DSWD yun? Hindi na po. Wala, ipaka daw ibibinta namin ang bata. Wala po ba kayo rito yung 4-piece? Wala dito? Po. Wala kaming 4-piece.
wala kayong kwan sa ato sa barangay, mga ayuda meron? Ako, nag-ayuda lang yung barangay noon, yung una pa yung sabi may COVID, yun lang binigay, 2 kilong bigas, isang sardinas, yun lang. Hindi po ba kayo nakatanggap ng 4,000 at saka yung 16 mil? Wala po, mayroon palang ganyan? Oo. Wala naman ho. Wala kayo natanggap na kasi ganun? Kasi pinipilit lang po nila yun, halos kamag-anak nila, pinipilit lang po nila yun. Katulad sa amin, ay hindi. Ang inaano nila dyan, mga kamag-anak nila. Kung ang dami nga nagsabi, mayroong anak katanggap din. Pinukuha namin. Oh, eh kung doon nanay, hindi na kayo magutuman doon. Oo, tataba pa ako doon. Oo, did not answer, hindi pa kasi. Ayun, tulog na nga siguro si Kwan. Ang gagawin ko na lang nanay, uwi muna kami. Tapos tatawagan kita kung ano ba yung tirahan, ano bang gagawin mo, para malaman mo. Oo, para makapag-desisyon ka kung pwede kayo doon. At least nanay, alam ko mas giginhawa ang buhay mo. Mabait kayong dito, kuya? Mabait kayong sila? Baka naman masungit? Hindi naman, ganito lang po yan. Siyempre, kung maayos naman po kayo, mabait po kayo, siyempre, malinis na doon sa kung ano mga, yun lang naman. Wala. Malinis ako sa bahay. O, malinis ka sa bahay, nagwawalis. At siyempre naman, itong mga anak mo, PWD yan, hindi natin maasahan sa ganun. Pero tuturuan ko rin yun. Oo. Tuturuan mo rin, siyempre. Ganun lang naman, nanay, hindi yung... Dito, ang hirap. Oo, sasabihin mo lang naman na magsasaing, ano, magsasaing na gano'n. Ano ba yung mag-asawa sila? May asawa yung bae? Nanay niya lang. Wala sa asawa. Ano, sa Amerika siguro po? Ay, sa Amerika. Kung marami din anak doon, iniwan doon sa Pangasinan. Wala nga po. Nanay niya lang daw ang paliwanag sa akin. Yung nanay lang po niya yung ang kasama doon. Ha? Yung mga kasama niya. Oo. Pag mabuti po ang ginagawa ng isang tao, mabait naman po ang resultado ng tulad ng isang amo, ganyan. Masipag naman po. Kung trabaho nyo lang naman dun eh, sasama lang si nanay, maglinis ng bahay, gano'n. Hindi, mas maluwan po ang kwalit nyo. At yun nga, sabi niya sa akin, bibigyan... Napayag sa kasama kong mga bata. Kasama nga daw eh. Saan naman pwede iwan yung mga anak mo eh. Bakawa ng mga bata. Oo, okay naman si Papayat oh. Papayat eh, minsan walang kain. Minsan lulugaw kami. Minsan walang hapunan, tutulog. Eh wala ka naman dito, mahiraman din mga dito mga bigas eh. Mga tao din dito, hirap na yun dito, taga-bukid din eh. Minsan kain nila balinghoy. Minsan yung nadaan dyan, pinapapunta kami doon, binibigyan kami ng balinghoy. Yung isang linggo naman kain, binigay sa aming balinghoy. Babait naman din yan mga tao. Diba, at least medyo maganda yung kwan ninyo. Ayun, at... Maganda pa ang buhay namin doon. Oo. Ang pamilya. Diba, ngayon, ayun nga ang dahilan kaya pumunta ako. No? Na... Sinabi ko sa inyo na may kukulong sa inyo na may tirahan kayo doon. At pag tinawagan ko, tatawagan ko rin kayo. Mm-hmm. Kung ano, kasi nagtatanong po kung ano pong ganito ang gagawin nila doon. Tatawagan po kayo. Ano? Maganda yung ano, may taniman. Kasi pag ako sa ano, yung magtatanim. Oh, baka meron po. Baka meron taniman. Pangasinan. Oo. No? Ayun, ganun na lang po nanay, no? Kaya ako bumalik dito para doon po sa ino-offer na kwan po, tirahan ni Lori, Loria Vlogs yan mga kaibig. Ayun. Oo, siya po yung gustong tumulong po sa inyo. Ano nanay? Sige, basta pag ano, tawagan mo lang kami ha. Oo, tawagan kayo ko po. Kaya namin ang tawag mo ha. Opo, sige. Alay, may maka... Ay, dito, sakit na, nakirot na likod ko, hakot ng kahoy, pagkalilayo. Pagkalalayo ba ng mga kutan? Oo, siyempre ho, kita pag-uuling. Akala ko ang pag-uuling, nakabaon sa kuan. Hindi ho, mahirap mong ano, gawa. Hindi maluluto. Puro upos. Oh, naubos? Puro upos nga pag ano. Ano to, sisindihan mo yan? Hindi, abang, hirap pa yan. Magpapatas ka, isang linggo ang patas mo sa kahoy. Anong patas? Yung papatasin mo sa siksikan mo sa nga, hindi makaano, para hindi mabubutas. Isang linggo ka dyan magpapatas. Kukuha naman ganyan ng kusot.
damo, tatabunan mo na makapal ang damo, tapos naman lupa, bago harangan mo ng ganyan. Babantayan mo sa isang linggo, bago mo luto, isang linggo ka rin pupuyat dyan. Kaya ako yung lulang-lula lagi, kulang ko sa tulog. Minsan natutulog lang ako dyan sa tabi ng ulingan ko. Kaya pagbutas, alam ko na agad. Hindi na ay dito, tatakbo pa ako, lalabas pa. Kaya ang pag nagbutas, tatakban uli. Pasakan po ng kahoy ulit at ano, yung damo. Pag hindi, napupugla, wala kang mahango, puro abo. Naranas ko na yun doon, una kong uling, mga 20 handa yun, sabi ng mag-uling. Ako, Diyos ko po, isang sako ang nahango ko, iyak ako eh, sa pagod ko eh. Diba, isang linggo nagpupuyat ako doon. Para ka nga nagbabantay ng bat sanggol na bagong silang. Ah, ganun po po talang pag-uling. Diyan ako, sa tabi na yung ang mukha ko pag umaga, ang daming tao dito nakit. Pinagpatawanan lang kami mag-ina. Bakit may mga umakyat? O yun na, punta doon. Minsan din nadaan. Punta sa doon sa Talibit. Kami daw, mga luka-luka daw kami mag-anak. Kasi yung makita kami minsan nasa kalsada, nang lilimot kami ng plastic bibinta namin. Ang tawag lang sa amin dito, mga luka-luka daw. Nangangahoy kami kung sinong bibili. Yun, dadali namin doon, katulad yan sa bilid. Nangangahoy kami ng mga tuyo. Dinadala namin doon, palitan naman lang ng bigas. Mga babait naman di ibang tao, binibigyan kami ng asukal, kape. Pagkukuripot naman ako, bigyan ka lang 20, isang bikis naman ako eh. Pambiling mga kape. Asukal. Sige po. At yun lang po ang kuwang ko, sadya ko sa inyo. At mamaya, pag nakausap po si... Tawagan mo ako. Tawagan ko po kayo. Kung anong trabaho namin doon. Bukod. Gusto ko kahit maliit lang bahay, basta bukod lang kami. Kahit araw-araw mag- Duda nga ako nakabukod kayo. Duda ako nakabukod kayo. Tingnan natin kung nakabukod. Ano? Kakausapin ko kayo. Sige, sige. Nanay, bye-bye po. Bye-bye.